Isa, dalawa, tatlo. Ang bilis magbago ng mga pangyayari. Ang dating masaya, ngayon, pinabalot na ng kalungkutan. Nakakapanibago. Sa pagdilat ng aking mga mata, napapaisip ako sa mga dati kong ginagawa. Kanya-kanya kaming lakad, kanya-kanyang kilos. Ako naman, tinutulungan ang sariling makapag-ayos. Tuwang-tuwa naman ako habang nagpapaalam. Sa wakas, ako'y papasok na rin sa eskwelahan. Sa pag-uwi ko, pipit ko ang ngiti sa aking mukha. Na tila ba'y may nakahanda na akong gagawin. Matapos matulog sa hapon, maglalaro sa labas. Kasama ang aking mga kaibigan. Masaya kami. Masayang masaya. Land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15, 2020. March 15, 2020. Napilitan akong humiwalay sa kanila. Masakit man sa damdamin, ngunit kailangan kong lumayo. Hindi ko ito inaasahan. Ngunit kailangan ko rin protektahan ang sarili ko. Lahat ay nakasara. Walang ibang magawa kundi ang manatili sa bahay. Akala ko noong una, hindi ko kakayanin. Mahirap kasi. Mahirap mag-adjust sa mga pangyayari. Ngunit, sa kabila ng lahat, isa lang ang masasabi ko. Unti-unti kong nakikita ang mga magagandang nangyari sa amin dahil sa pandemya. Mas marami na akong oras matuto. Oras para mag-aral. Oras para makipaglaro sa kapatid ko. Oras para tumulong sa mga gawain bahay. At oras para sa pamilya. Unti-unti, nagiging komportable na ako sa online classes namin. Nagagawa ko ng mas maaga ang assignments ko. Natututunan ko rin alagaan ang sarili at panatiling malinis ang aking katawan. At ang pinakagusto ko sa lahat ay yung makakasama kami palagi. Sa pagkainan man, sa mga gala, o maging sa kulitan. Kasamang nagdadasal, kasamang nananampalataya. Mas nagiging malapit kami sa isa't isa. Kahit gaano man kahirap ang lahat, alam kong may Diyos na laging makakapitan. Kaya sa bawat paggising ko sa umaga, dala ko ang ngiti ng pag-asa. Babangon tayo.